Anim na secret tips para maging masaya kahit wala kang jowa. Number 1, self-love. Love yourself first and everything else falls in line. Kausapin at mahalin mo ang iyong sarili na parang iyong minamahal o kasintahan. Napakahalagang matutuhan mo kung paano mahalin ang iyong sarili, sapagkat ito rin ang magiging paraan para matutuhan mo ring magmahal ng ibang tao. Remember, to fall in love with yourself is the first secret to happiness. Number 2, umiwas sa mga toxic na tao. Kapag alam mong ang mga taong ito na nasa paligid mo ay lubos na nakaka-apekto sa iyong pagkatao, iwasan mo na. Tandaan mong ang toxic na tao ay walang ibang gagawin kundi manghila pababa, manakit, manginsulto at sisira sa buhay mo. Never silang magiging masaya sa mga achievement mo sa buhay. Remember, we don't need their approval. Go and enjoy, be happy and celebrate. Hindi mo deserve ang isang taong puro negativity lang ang ambag sa buhay mo. Number 3, observe and listen more kaysa sa magsalita na magsalita. Sabi nga ni Michael V, walang sinabi ang taong maraming sinasabi. Kung pakikinggan mo lahat ng mga sinasabi sa iyo ng taong kausap mo o nakakasalamuha mo, marami kang matututuhan. Makukuha mo rin ang tiwala at respeto sa iyo ng isang tao at may pagpapatuloy mo lang ang maayos na pakikipagkomunikasyon. Nang sa gayon, magkakaroon ka ng peace of mind sa buhay dahil sa galing mo sa pakikitungo sa ibang tao. Number 4, don't judge others. Palagi mong tatandaan na mas magiging masaya ka kung hindi ka magiging mapanghusga sa ibang tao. Remember, the more you judge others, the more you judge yourself. Sa tuwing puro kamalian ang nakikita natin sa ibang tao, sinasanay natin ang ating isip na humanap ng mga mali. Kapag ganito lagi ang ginagawa mo, nagli-lead ito sa mas maraming stress at less na happiness sa buhay. Number 5, okay lang na hindi ka okay minsan. Alam mo, sa buhay, hindi naman kasi palaging masaya. Mas mahirap na ipakitang masaya ka, pero ang totoo, nagpapanggap ka lang pala. Remember, admitting that something is wrong is always the first step in fixing whatever the issue is. Maraming taong nagmamahal sa'yo. Andyan para sa'yo tulad ng iyong mga kaibigan, kakilala at higit sa lahat ang iyong pamilya para pasayahin ka. Number 6, learn to say no. Napakahalagang skill ito sa buhay sapagkat ito ang magsisilbing lakas mo para makagawa ng mga better choices na nakadepende sa mga pangarap at gusto mo sa buhay. Never kang magiging masaya kung gagawin mo ang mga bagay na hindi mo naman gusto. Tandaan mo yan. God bless. Bago mo putulin ang isang relasyon, balikan mo muna ang alaala kung saan kayo unang nagkita. Alalahanin ang unang beses na nagawa mong ngumiti dahil sa kanya. Balik-balikan mo lahat ng alaalang magkasama kayo at masayang magkausap na walang naboboring. Isipin mo yung mga sakripisyo, tawanan, kaligayahan, memories ninyo together. Ngayon, nabalikan mo na lahat-lahat at inalala mo na lahat-lahat. Nagawa mo bang ngumiti at napangiti ka ba ng mga alaalang iyon? Pag-isipan mong mabuti. Gusto mo pa bang putulin at tapusin ang relasyong iningatan nyo pareho? Useless ba yung mga naging samahan ninyo? Sigurado ka na bang pakakawalan mo ang taong minsan mo na ring minahal? Remember, it is very easy to give up, pero napakahirap magkaroon muli ng taong gusto kang samahang ayusin
ang lahat ng dapat ayusin at buuin. Kaya sana huwag kang susuko at ipagpatuloy mo pa rin ipaglaban ang relasyong nasimulan na ninyo. Huwag mong hahayaang tapusin ng pride mo ang isang relasyong napakagandang binuo mo. Masayang ang sakripisyo at effort na ginawa mo. Mapasaya lang ang taong pinakamamahal mo. Tandaan mo yan. God bless.